Magandang umaga mga kadiskarte. Ang pag-uusapan naman natin ngayon ay kung ano nga ba yung tips at tricks kung paano magpadami ng pato. Ito naman itong mga pato nating sibo ngayon mga kadiskarte. Papakita ko muna sa inyo kung gaano sila karami. At dito naman sa second na kulungan natin ay marami din sila mga kadiskarte. At tignan nyo din dito. Madami din dito. Ito na yung mga pangbenta natin na pwede nang ibenta. At syempre, hindi mawawala yung mga pabo natin mga kadiskarte. Napakadami din tong mga pabo natin. Padami na ng padami tong mga pabo natin mga kadiskarte. Ganito lang po mag-alaga ng pabo. At syempre, hindi mawawala tong mga bebe nating pato. Bago na naman yan mga kadiskarte. Kung napanood nyo yung last video natin, nung nagpakain ako, makikita nyo talaga na madami na sila. Meron pa doon mga kadiskarte. Tignan natin. Yan mga kadiskarte. Sasabihin ko na sa inyo kung ano nga ba yung tricks namin kung paano kami nakakapagparami ng pato. Kung paano nga ba namin to napapadami. Diba nung nakaraang video natin, yung last video natin mga kadiskarte, malalaki sila dito, nabenta na natin yun lahat. Iba na naman tong mga to. And mabilis lang magpadami ng pato mga kadiskarte. So yan, sisimulan natin. Kung gusto nyo mag-alaga ng pato mga kadiskarte, madali lang tong alagaan kasi hindi naman to maselan. Kumbaga, kung napisa yung pato mga kadiskarte, punta tayo sa una mga kadiskarte. Kung napisa yung pato, kailangan po nating gumawa ng kulungan na gaya nito. Ganto. Para safe sila. Ano nga ba yung safety nest na sinasabi ko? Kasi maraming daga dito. Yung bang ganyan masamik. Kahit na anong bahay siguro may daga. Hindi natin yun maiwasan. Kaya dapat gumawa tayo ng maayos na kulungan nila na walang makakapasok na kahit na ano para hindi sila mabawasan na yung makain ganon. Kasi yan ang kalaban nating umaalaga ng pato, yung mga daga na yan or pusa. Kasi uubusin nila yung mga alaga natin kung nakakuan lang sila dito ay nakalagay lang sila dyan. Napakain-kain dyan, hindi natin sila matutustustan. Kaya mamamatay sila. Tignan naman natin dito. Ibili sila ng pato, diskarte. Manaw? Lima kilo. Tignan mo yung kwan, yung malalaki. Didakkal. Uy, didakkal. Pasensya na kayo mga kadiskarte. Nagbenta kasi kami ng pato dito. Pasensya na kayo kasi na-stop yung vlog natin. Pero nakabenta tayo ngayon ng 5 kilo mga kadiskarte. 5¾ yung nabenta natin. So ngayon, tutuloy natin tong topic natin. Iba nga ang sinasabi ko kanina. Kailangan po natin gumawa ng kulungan na gaya nito para sila ay maging safe kung kakapisan nila. Gaya niyan mga kadiskarte. Para ma-maintain sila na yung dami nila hindi mababawasan. At kung lumaki naman mga kadiskarte, wait lang. Dapat po nating panatilihing malinis tong tubig nila. Dapat palit tayo ng palit para maging healthy sila. At higit sa lahat, ang pato ay inom ng tubig yan. Kaya kailangan po nating bigyan ng maraming tubig kasi doon sila mapapabilis na lumaki. Yun yung diskarte natin mga kadiskarte. O pumunta naman tayo dito. Pareho lang din dito mga kadiskarte. Ganun rin. Ang mga gantong kalaki mga kadiskarte, pwede na natin ito ilagay sa baba, sa lupa. Kasi kaya nila lang mabuhay mga yan. Kaya lang, hindi pa namin mailalagay kasi puno pa doon sa mga pinaglalagyanan natin. Dito naman tayo mga kadiskarte kung paano nga ba. Gumawa kayo ng gantong kulungan.
yung mga ganito ay yung galba, kasi yung daga mga kadiskarte hindi yan makakan yung bang maule yan, bang Tagalog doon, basta makakalanta hindi nila makakakuan yan, kaya rumarami sila na may maintain tong dami nila. So yan sila mga kadiskarte, walang namamatay dyan, at panatilihin din nating malinis tong kulungan nila at magpalit tayo ng tubig. Kagaya nyan, oh, malabo na naman, kailangan na natin palitan yan. Kaya sila dumadami mga kadiskarte, walang namamatay, kasi dapat bigyan natin sila ng time na pangalaga sa kanila. Huwag yung pakain, nagpapakain ka lang ng umaga, hapon at tanghali, huwag yung ganon. Dapat minimaintain din natin tong mga tubig nila. Tignan nyo mga kadiskarte, yung tataba nila, napakadami din. Ganun lang pong magpadami ng pato mga kadiskarte. Marami kayong pipisa dyan, basta alam nyo lang alagaan tong mga anak nila. Huwag yung, di ba, meron yung mga nag-aalaga kasi, yung mga anak nila, hinayaan na lang nila dyan, yung pakalat-kalat dyan ay, huwag yung ganun mga kadiskarte, kasi mamamatay at mamatay yung pato doon. Hindi niya kakayanin, kaya kailangan po natin gumawa ng kulungan na gaya doon para sila ay dumami at ma-maintain yung dami nila. Tignan nyo mga kadiskarte, gawin nyo lang yung sinasabi ko, talagang matututo kayo at makakapagpadami kayo gaya sa amin. Tignan nyo pa, oh, napakadami yan. Yun lang ang tips mga kadiskarte. Kailangan po natin gumawa ng maayos na kulungan at saka malinis na tubig para hindi sila mabawasan. Tignan nyo naman tong mga pabo natin. Hindi pa namin masyado to naasikaso. Yun bang wala pa kaming nagawang bahay nila. Pero tignan nyo, oh, dumami sila. Kasi ang ginagawa namin, kapag nanganganak yan mga yan mga kadiskarte, kinukuha din namin na parang pato. Yun bang linalagay namin sa kulungan, para kapag lumaki na, yung bang lumaki na konti ay yung bang sibong, yung kaya niya mabuhay ganon, i-release na namin dito. At kasi syempre kaya na yun mabuhay, kaya magganyan-ganyan na lang siya, kakain-kain dito. Ganon din tong mga alaga natin, yung mga breeder natin ay yung mga inahin natin. Kailangan po natin i-maintain yung dami nila mga kadiskarte. Kasi ang mga inahin ay tatanda yan. Yung mahina na mangitlog ganon. Kaya dapat meron tayong ipapalit. Kagaya nito mga kadiskarte, meron na kaming nakalaan na ipapalit yung mga bata dyan. Ipapalit na namin lahat yan na mangitlog na gawing inahin. Kasi patanda na ng patatanda tong mga inahin natin, kaya kailangan na natin magpalit. Hindi naman sila sa ibebenta, pero dagdagan natin para mas lalo silang lumakas na mag-produce. Ito sila mga kadiskarte, yung kulungan nila, ganyan lang yung kulungan nila mga kadiskarte. Kailangan po natin yung may prebasin sila, gumawa tayo ng pagitlugan nila na may privacy. Yung bang takip talaga yung makwan ay malilim. Kasi kung naka-open yan, mahihiyayang mangitlog. Kaya kailangan po natin kwan, gumawa ng maayos din. Gaya nyan. Dun sa loob nyan, may divider yan. So yan, siguro nagtatapos na tong video natin mga kadiskarte. Ganun lang po yung magpadami ng pato. Kailangan natin gumawa ng maayos na kulungan. Huwag yung mag-alaga ka hinahayaan mo lang dyan na palakad-lakad. Mamamatay yun mga kadiskarte. Kailangan po natin gumawa ng kulungan at pakainin sila ng maayos at malinis na tubig. Yun lang po ang diskarte ng pagpaparami. Next video natin tuturo ko sa inyo kung paano nga ba namin napadami tong mga pabo natin. Madali lang yan, parang pato din. So yan, goodbye mga kadiskarte, at sana may natutunan kayo. Salamat po.
Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta. Woo! Just to the lean, the family.